Sa mga balitang mayroong pag-asa, Project Manila 3 Seminar Series tungkol sa pakikipagrelasyon sa Panginoon isinagawa sa Pasay City. Stewardship Certification Seminar lalong nagpatibay sa pagtatapat at pagtatalaga ng mga Adventista sa Cavite Mission. Happy Family Seminar pinangunahan ng mga Adventista sa Pag-olingin East, Lipa City, Batangas. Training and Workshop pagpapala sa Media Ministry ng mga Adventista sa Northern Luzon Mission. Adventist Young Professionals sa Southern Luzon Mission masayang nagtipon sa unang fellowship ngayong taon. Kauna-unahang Master Guide Summit idinaos ng Palawan Mission. South Taguig District Master Guide sumabak sa Survival Camp kasama ang iba pang Pathfinder Clubs sa Central Luzon Conference Area 10. Binyan Adventist Elementary and High School masayang naglingkod sa outreach programs sa tatlong Adventist Elementary Schools sa Occidental Mindoro. Lahat ng yan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Idinaos gabi-gabi sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City ang seminar series na Project Manila 3. Sa pangunguna ng Central Luzon Conference of the Seventh-day Adventist Church, ito ay nagsimula noong February 11 at magtatapos bukas, February 17, 2024. Alamin kung paano ito nagdulot ng inspirasyon at pagpapala sa buhay ng mga nagsidalo sa balitang may pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Sa inisyatibo ng Central Luzon Conference, nailunsad ang isang linggong seminar na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikipagrelasyon kay Kristo. Ito ang Project Manila 3 na ginanap dito sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Ang seminar na ito ay pangatlo na sa programa ng Project Manila na patuloy na ginagamit sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayon kay Pastor Lee Venden, ang naging tagapagsalita rito, upang tayo ay lumago sa ating buhay Kristiyano, tayo ay kinakailangan na maging mas malapit kay Kristo. I am so excited to be part of this wonderful meeting where people are coming together to look at Jesus and draw closer to Him. It's just an inspiration to me. You know, that's what I'm here for, is for us to just draw closer to Him, get to know Him better with every passing day. And if there are things we can do that can help us grow daily in our personal walk with Jesus, then that's what we want to focus on. Dinaluhan ito ng mga libo-libong mga katao mula sa iba't ibang lugar sa teritoryo ng Central Luzon Conference, kasama dito ang mga kaibigang regular na sumasama sa mga Bible study at care group activities. Na-invite po kami ng kapitbahay namin, saka nagba-Bible study po kami. Nagpapasalamat po ako na may nakahikayat sa akin na ganito. Dahil po sa pagsasama-sama ko, nakipagkikinig sa kanila, parang naluluwagan po ang kalooban po. Natutunan po namin na paano mapalapit sa Diyos. At kailangan po ito tanggapin natin ang taos puso, maluwag sa ating puso, sa ating dibdib, dapat maunawaan natin. Lahat ng parte ng ating buhay ay dapat nating tanggapin ang Panginoong Hesus. Nagbigay suporta rin si Pastor Gerardo Cajobe, ang North Philippine Union Conference President at Mayor Imelda Rubiano ng Pasay City sa aktibidad na ito. Nagpasalamat naman ang Presidente ng Central Luzon Conference na si Pastor Efraim Parulan sa lahat ng mga tumulong upang maisakatuparan ang Project Manila 3. On behalf of the administration of Central Luzon Conference, ay nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta dito po sa Project Manila 3. Sa lahat ng mga field pastors, mga manggagawa, sa mga iglesia ng buong Central Luzon Conference, at sa lahat na in one way or another ay tumulong para matiyak na magiging matagumpay, maraming salamat po. Akin pong iniisip na ang Project Manila 3 ay magiging isang magandang daan upang ating mapaunlad ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Because I believe that our relationship with Jesus
is everything. Sa pagtatapos ng Project Manila 3 Seminar Series sa Sabado, February 17, idinadalangin ang pagkakaroon ng masidhing pagdanais ng bawat isa na magkaroon ng maunlad at masiglang pakikipagrelasyon kay Jesus araw-araw. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Isang certification seminar ang masayang dinaluhan ng mga Adventistang Stewardship Leaders sa Cavite Mission. Ito ay magkatuwang na pinangunahan ng Stewardship Ministries Department ng Naturang Mission at North Philippine Union Conference sa layuning patuloy na i-develop sa buhay ng local Adventist Church members ang pagiging tapat at mabuting katiwala. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Patrick Vista. Nagsagawa ang Cavite Mission ng unang Stewardship Certification ngayong taong 2024 na pinangunahan ng Cavite Mission Stewardship Director na si Pastor Don Moredas Jr. at NPUC Stewardship Director Pastor Gerardo Estabillo at dinaluhan ng mga pastors at local stewardship leaders ng mga iglesia sa buong Cavite Mission. Ito ay ginanap sa Agape Life Camp sa Amadeo, Cavite at nagsimula ng Biyernes ng gabi hanggang natapos ito sa araw ng Sabat. Ito pong ating ginaganap na programa ngayon ay tinatawag po itong Stewardship Certification Module 1. Ang layunin po natin dito ay upang magkaroon tayo ng mga kapatid at mga pastors na magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa at maging stewardship educators din sa kanilang mga sariling lokal na mga iglesia at distrito. Dito ay tinatalakay natin ang basic ng stewardship. Yun pong pagiging katiwala at alagad, yun pong pagiging managers ng mga pinagkatiwala ng mga bagay ng Diyos sa atin, at paano po natin ito i-apply and at the same time, paano po natin ibabahagi. In that sense, ma-accommodate natin ang karamihan sa mga stewardship leaders, treasurers, and elders na pwede po nating bahagin na ng mga katotohanan ito. Ang stewardship ay madalas na napagkakamalan tungkol lahat sa tithes and offerings. Hindi, totoo yun, pero hindi yun na kabuuan. Ang nice nating iparating sa ating constituents ay upang makita na ang pagiging katiwala ay paghubog ng karakter na katulad kay Kristo. So ito ay character transformation. Ang objective na ating nais na maiproject o makita na ating maabot ay upang ang bawat kapatid ay ma-appreciate na ang relasyon kay Kristo ay pinakapangunahin sa para maging posible ang pamumuhay ng isang tapat na katiwala sa maraming bagay. Sama-sama nating papasanin ang misyon ng Panginoon na may konseptong tama sa pananaw ng stewardship. Yan. Ang natutunan ko po sa seminar na ito, certification, ay kailangan po palang meron tayong connection sa Panginoon. Yung po ang pinaka-importante na kung saan kapag ka-connected tayo sa Panginoon, lahat ng bagay ay mauunawaan natin at madali nating maiisa, kabuhayan, anuman yung ating natutunan. Like for instance, yung pagbibigay natin ng handog at ikapo. Kung tayo ay hindi naniniwala ng malalim sa Panginoon, wala tayong connection sa Panginoon, mabigat natin ibigay ang handog at ikapo na yung po hindi para sa atin, kundi para sa Panginoon. Ngayon, kung tayo ay may connection sa Panginoon, ang lahat ng bagay ay naiinunawaan natin at kaya nating ibigay ang para sa Panginoon. Hatid ang balitang may pag-asa mula dito sa Amadeo, Cavite. Ako si Patrick Vista, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Gabi-gabing pagtuturo o Happy Family Seminar ang idinaos ng mga Adventista sa Barangay Pagulingin East, Lipa City, Batangas. Ang nasabing seminar ay tugon ng Southern Lipa District sa Global Disciple Making Initiative na inilunsad ng South Central Luzon Conference. Ang tampok ng mga aral sa pampamilyang seminar nasa balitang may pag-asa ni Teresa May Faina. Bilang tugon sa panawagan ng South Central Luzon Conference sa Global Disciple Making Evangelism, nagsasagawa ngayon ng pangangaral ang Pag-ulingin Seventh-day Adventist Church, ang Happy Family Seminar dito sa Barangay Pag-ulingin East, Lipa City. Nakakatulong sa mga pamilya ang pagkakaroon ng suporta at pangangaral sa pagkakaroon ng malusog at masayang pamilya. Ang 10 araw na sesyong pangangaral ay nakasentro sa psikolohikal at espiritual na pangangailangan ng mga kabataan, magulang at mag-asawa.
Tinugunan ito ng umigit kumulang 70 katao na sumaksi sa programa para sa mga bata, lekturang pangkalusugan at lekturang pampamilya. Ito'y pinasinayaan ng pagulingin Seventh-day Adventist Church sa katugunan na rin ng pangangalaga at suporta para sa mga pamilya sa kanilang komunidad. Ang pagulingin Seventh-day Adventist Church dito po ay nagdaraos ng isang pangangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos sa buong barangay ng Pag-ulingin, East Lipa City. Ang buong iglesia ay nagkakaisa na nagtutulong-tulong na mag-imbita. Ginagawa namin ang aming magagawa upang sila ay abutin at anyayahan. Puno ang gabi-gabing pagpupulong ng mga awitin ng pagsamba at mga gawaing pampamilya. Unang isinasagawa ang programa sa mga bata na tumatalakay sa mga kwento mula sa Biblia. Nagkaroon din ng lekturang pangkalusugan na binigyang kahulugan ang salitang New Start, isang akbang upang magsimula muli sa pagkakaroon ng magandang lifestyle na base sa nutrisyon, ehersisyo, tubig at iba pa. Sa pinakahuling bahagi, pinangunahan naman ni Pastor Rodel Honorica ang diskusyon at mga usapin sa pagkakaroon ng masayang pamilya na nakasentro sa pag-ibig at kaligtasang kaloob ng Panginoong Jesus. Handa talaga makarinig tayo ng galing talaga sa isa salitang pastor. Sila ay nagpapaliwanag kung anong ating gagawin. Sila ay nagpapaliwanag sa mga nangyayari. Medyo malamig. Kaya ang lahat ng mga salita nila, ang lahat ng utos ng Panginoon, ating isang buhay at ating tanggapin si Kristo sa ating puso. Ang pangaral ay naging paraan upang ang ilang dumalo ay magpahayag ng pagtugon sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Para pong napakagampo sa pakaramdam na ako po ay muli ko kong tinanggap yung Panginoon. Kung aking pong ano sa Panginoon ay pagpapatuloy ko po. Kami ay naniniwala na sa kapangyarihan ng Diyos magpapatuloy ang kasiglahan ng mga kapatid sapagkat ay naniniwala na ang kapangyarihan ay nasa Diyos at ang kanyang salita ay nagbibigay ng pagbabago sa kanilang buhay. Naway manatili ang kalakasan ng iglesia, kasigasigan at patuloy ng pag-unlad sa paggawa upang marami pang kapatid na maakay sa pananampalataya. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang binigising ang bantay. Mga awit 127 verse 1. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Teresa Mercaina para sa Hope Today ang PUC News. Isang araw na training and seminar ang dinaluhan ng communication leaders and media teams mula sa mga distrito ng Northern Luzon Mission. Doon ay ibinahagi sa kanila ang mga kaalamang makatutulong sa kanilang patuloy na pakikibahagi sa media ministry. Ang mahalagang layuning nakapaloob sa nasabing seminar, balitang may pag-asa ni Joseph Daniel Alvarez. Pagbuo ng tulay ng pag-asa, ito ang naging pangunahing layunin ng Adventist World Radio and Hope Production Seminar na ginanap sa Conference Hall ng Northern Luzon Mission. Hatid nito ang pagbibigay kaalaman sa bawat delgado na nagmula sa iba't ibang distrito ng nasabing mission. Isa itong pagtitipon na dinaluhan ng mga batikang manggagawa mula sa North Philippine Union Conference, kabilang sina Wilmer and Jace Estrito, Wilmer Jim Estrito, Alarin Marcy Eliseo at Samson Lee Eliseo. Isa rin sa nagbahagi ay ang communication director na nagpahayag ng layunin ng pagsasanay pati na ang mga susunod pang aktibidad. Upang tugunan ang maraming kahilingan ng mga kapatid na nais na matuto sa ganitong larangan ng gawain, ay naglungsad ang Departamento ng Komunikasyon dito po sa atin pong misyon. Layunin po ng ating misyon na marami pa po ang masanay dahil naniniwala po tayo na ito ang isa sa pinakamibisang paraan ng pangangaral sa atin pong henerasyon ngayon. At umaasa tayo na pag maraming natuto ay marami pong makikibahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya umasa po kayo na marami pa pong mga ganitong uri ng pagsasanay ngayong taong ito. Ayon kay Lecturer Wilmer, napakahalaga ng pagsasanay na ito. Napakahalaga po ng ganitong klaseng mga pagsasanay sapagkat mas lalong i-immobilize ang ating mga talentadong mga membro
para gamitin po ang kanilang talento sa paglilingkod sa pamamagitan po ng media. Mas lalo na nadagdagan ang ating mga magagawa, mas lalo na papabilis din ang gawain, lalo-lalo na sa social media at ganun din sa TV at sa internet. So napakahalaga nito para sa pagtupad ng ating mission. Ibinahagi ng isa sa mga dumalo ang kanyang karanasan at natutunan sa mga leksyon na kanyang napakinggan. Dito sa seminar, nalaman ko kung paano ang mag-handle ng isang balita, ang mag-gather ng information, ang maglatag ng lead para sa iyong news. Tapos, nalaman ko rin dito yung pag-report. Kung paano ang gagawin ng tamang reporting at tamang pag-interview sa iyong target, sa iyong tao na pakikipanayamin. Dahil dito, ako ay nagkaroon ng lakas ng loob na paggamit sa Panginoon ang talento na binigay niya sa akin. Sa kabuuan, masiglang lumawak ang kaalaman at kakayahan ng mga distrito sa ilalim ng Northern Luzon Mission dahil sa kanilang pagsali sa programa. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, mas naitaguyod ang pagkakaisa at pag-unlad ng komunidad, bukod pa sa pagpapahalaga sa bawat individual. Mula rito sa himpila ng Northern Luzon Mission, ako si Joseph Daniel Alvarez, nagbabalita para sa Hope Today NPUC News. Masayang nagsama-sama sa kauna-unahang fellowship ngayong taon ang Adventist Young Professionals sa Southern Luzon Mission. Ang pagtitipon ay idinaos sa Iriga City kung saan muli silang nagkaroon ng bagong sigla at pagtatalaga sa pakikisangkot sa iba't ibang ministry o paglilingkod sa Panginoon habang ginagampanan ang kanya-kanyang propesyon. Si Van Joshua Kirab para sa Balitang May Pag-asa. Ginanap ang Adventist Young Professionals Fellowship na may temang Called to Serve, Remember Thy Calling. Ito ang aking ulat. Isang inisyatibo ng Adventist Youth Ministries ang pagsuporta sa mga kabataang profesional sa buong mundo. Bukod sa pinansyal na aspeto, ay nagiging inspirasyon din ng mga ito sa mga ministeryong kinakabilangan ng bawat isa sa kabila ng pagiging abala sa mga trabaho nito. Sa ilang YP convention or event na nangyari po ay talaga pong hindi po ako nakaka-attend. So siguro po it's about time na ako po ay lumabas sa comfort zone na kung saan ay may experience ko pang lalo pa pong makilala ang iba't iba pong individuals, kung paano po sila binago ng Panginoon, paano po sila blessed. At the same time, ako din po ay makakapag-share din po sa kanila kung paano din po ako blessed ng Panginoon. Kaya naman, ang Young Professionals ng Southern Luzon Mission ay nagpatawag ng pagtitipon sa unang buwan ng taon. Ang purpose po ng fellowship na ito ng Young Professional dito sa Southern Luzon Mission is for the young professional be reminded for their calling sa Panginoon. That's why the theme is Called to Serve, Remember Thy Calling. Because in our busyness, sa ating life, sa napakaraming mga ginagawa sa araw-araw, maybe there are times na we forgot kung ano ba yung calling natin. Kung bakit tayo naging matagumpay, bakit tayo naging mga YP, naging young professional, it's because of our God. Sana sa inyong patuloy na mga pagtatagumpay sa buhay, parating yung isama ang Panginoon sa inyong mga gawain, sa inyong mga paglilingkod, unahin natin ang ating Panginoon. Layunin ito na magkaroon ng mas malalim na ugnayan ang bawat profesional na kabataan upang mas mapadali at mapalawak ang gawain ng Panginoon ayon sa kanilang mga napiling ministeryo. We can help them to realize their promises to the Lord. Guide them to go back to the altar because their busyness and their works, sometimes God is not their priority. But this program give them a reminders to make God again their top priority in life. Una sa mga propesyong napili ay ang kasigasigang matapos ang gawain ng Panginoon ng may buong katapatan. Sa lahat ng mga young professional na uma-attend, especially doon sa mga hindi pa naka-attend, we are really encouraging you to be involved sa mga programs, sa mga events natin. So we will have upcoming conventions, fellowship, na we are praying and hoping na makasama namin kayo to experience
ang warm fellowship ng mga co-young professionals natin sa different province and also to experience ang presence ng Panginoon. Mula dito sa Iriga City at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Vanja Shakirab, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Ginanap ang kauna-unahang Master Guide Summit sa Palawan Mission. Sa pangunguna ng Adventist Youth Ministries Department, ito'y dinaluhan ng nasa 100 Master Guides and Trainees mula sa buong lalawigan ng Palawan na magkakasamang naihanda sa pagharap sa tungkulin at pakikibahagi sa Pathfinder Club Ministry. Ang buong detalye, balitang may pag-asa ni Angeli Magluyan Ricarte. Humigit kumulang sa 100 Master Guide Trainees at Invested Master Guide ang dumalo sa kauna-unahang Palawan-wide Master Guide Summit na may temang Chosen for Mission na ginanap dito mismo sa Palawan Mission Multipurpose Hall, Puerto Princesa City. Ang programang ito ay naglalayong tipunin ang mga Master Guide sa buong lalawigan ng Palawan upang maihanda sa mga panibagong hamon at pagsasanay sa paglilingkod. Ang tunay na objektibo ng ating pong Master Guide Summit ay hindi lamang magkakilakilanlan ang bawat isa na Master Guide, kundi lang higit na ma-develop ang pagkakaisa sa gawain ng Panginoon at patuloy na palagawin din po ang mga clubs sa bawat iglesia, sa bawat simbahan, makaranas ng pagpapala ang lahat ng mga Master Guide sa buong Palawan. Kasabay ng pagtitipon-tipon ay nagkaroon din ng investiture program. Kaugnay nito, ang mga kalhok ay naghanda ng exhibits upang kanilang maipamalas ang kanilang mga ginawa sa kanilang pagsasanay. Kami po kasi sa San Vicente is nagtuturo po kami ng pathfindering at adventurer po. Kaya mas malaki pong tulong na nalaman po namin yung mga binago po pala. And also, nandito po na naka-attend po kami, mas nakilala po namin yung iba. Nagkaroon po kami ng mas marami pa pong friends na other master guide po. Ang presidente ng Palawan Mission, Pastor Daniel Malabad, ay nagbahagi din ng mga importanteng pananaw at inspirasyon na makakatulong upang mas lalong maging epektibo ang bawat isa sa mga gawaing paglilingkod sa iglesia at komunidad. Ang Master Guide Curriculum ay isa sa mga programa ng General Conference Youth Ministries Department upang sanayin ang mga kabataan na maging leader ng iglesia. Nakatuon ito sa personal na espiritual na buhay at paglago ng isang tao, gaya na lamang ng mga kasanayang nakatuon sa personal at spiritual development skills, outreach ministries, at buhay na nagpapakita ng malusog na pamumuhay. Na-widen po yung aking insights or ang aking mind na tayo pong lahat as Master Guide ay may ano po tayo, purpose to share the love from the Lord sa ibang tao. Layunin ng Master Guide Training, higit sa lahat na ang bawat kabataan ay maging inspirasyon at magkaroon ng karakter at leader na katulad ni Kristo. Natutunan po namin ngayon is binigyan po kami ng, in-enlighten po kami ng mga speaker namin kung ano po yung mas better gawin as a leader po and as a Master Guide. Mula rito sa tanggapan ng Palawan Mission, ako po si Angeli Magluyan Ricarte, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Sumabak sa exciting at makabuluhang survival camp sa Alfonso, Cavite, ang Master Guides and Trainees ng South Taguig District Genesis Pathfinder Club. Doon, kasama ng iba pang clubs mula sa mga distrito ng Central Luzon Conference Area 10, sila ay sinanay sa mga life and survival skills na bahagi ng Master Guide Curriculum. Tunghayan ang kanilang weekend learning adventure sa balitang may pag-asa ni Dolly Sweet Punay. Nagsagawa ng survival camp ang South Taguig District nitong Pebrero 9, 2024. Ginanap ang survival camp dito sa Alfonso Cavite Aventurado Place na pinangunahan ng mga master guides at club director Sir Jerry Rubrico at ng mga pastors Pastor Jaime Aventurado Jr. at Pastor Joey Bungaitan. Dinaluhan ng iba't ibang distrito ng Area 10 mula sa Parañaque, Las Piñas, South and North Taguig District. Nagsimula ang programa sa isang devotional at sinundan ng skills review gaya ng fire building and camp cookery, CPR and first aid upang maihanda sila sa pagsabak sa ganitong aktibidad.
Ang nasabing programa ay pinangunahan ng kanilang club director na si Master Guide Jerry Rubrico kasama ang 13 Master Guide upang maayos na maisagawa ang naturang programa. Kasama din sa paglilingkod ang District Pastor ng South Taguig na si Pastor Jaime Aventurado Jr. na nagbigay ng mahalagang mensahe sa araw ng Sabbath program. Kanyang binigyan diin kung ano ang mahalagang gampanin ng pagiging Master Guide at ang kaakibat nitong responsibilidad para sa mga kabataan. Malaking tulong tong survival camp na to as a Master Guide trainees na kung saan magagamit namin to. And yung bagay na to ay maibabahagi din namin sa iba pang mga kabataan. Maishishare namin yung na-experience namin kung gaano nga ba kaganda at gaano nga ba kalaking tulong ito, lalong-lalo na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Layunin ng survival camp ang maihanda ang ating mga trainees sa mas mabigat na pagsubok ng buhay. Maturuan sila ng mga survival skills na kanilang magagamit sa panahon ng pangangailangan at maunawaan nila ang kahalagahan na laging magtiwala sa Panginoong Diyos sa lahat ng pangangailangan. Maraming salamat sa paghahanda, sa time at sa effort na nandirito para magkaroon ng survival camp ang ating Master Guide. Pagpalain tayo sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga na masaya maging isang Master Guide sapagkat ito ay nakakatulong upang ating mga kabataan ay mabigyan ng atensyon at maturuan silang mailapit ang sarili sa Panginoon at sa kapwa. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Dali Sweet Punay, nag-uulat para sa Hope Today and PUC. Masayang naglingkod ang mga guro, board members, mga magulang at mag-aaral sa Binyan Adventist Elementary and High School sa outreach program na kanilang isinagawa sa 3 Adventist Elementary Schools sa Occidental Mindoro. Doon, mahigit 200 mga bata at mga guro ang napasaya sa programa at mga regalong kanilang dala. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Sedi Boy Kawaling. Hindi malilimutan ng mga guro, estudyante at magulang ng 3 Adventist Schools of Occidental Mindoro ang ginanap na Adventist Schools Year and Outreach Services o ayos ang regalo ng Binyan Adventist Elementary School at Binyan SDA High School noong una at ikalawa ng Pebrero. Na isa katuparan ang masabing outreach program sa paralan ng Tanyag, San Agustin at Almeda sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga guro, school board members, estudyante, magulang at volunteers ng Binyan Adventist Schools. Isa po malaking opportunity sa amin na may pagpatuloy ang ganitong gawain. Kikita natin yung mga kabataan na kapag sila po ay nakatanggap ay isang malaking kasiyahan na rin sa bawat isa sa amin. Kaligayahan na makita sila na habang tumatanggap makita ang ngiti sa kanilang mga labi at ganyan din naman ang mga magulang at mga teachers na lubos ang kanilang pagpapasalamat. Ito po ay magpapatuloy na gagawin namin. Umabot sa 212 ng mga estudyante ang nabigyan ng mga simpleng regalo sa 3 paaralan. 43 sa Tanyag, 56 sa Almeda at 113 sa San Agustin. Laman ng mga birthing bag ang simpleng set ng grocery gaya ng canned foods at panimplang inumin. Mayroon ring mga school supplies, prutas, mga damit at computer set na labis na ikinatuwa ng mga guro at mga estudyante na magagamit para sa offline library. Salamat po sa Binyan Elementary School at salamat po sa inyong pagbigay ng regalo at sana po madami po po kayong mabigyan na mga regalo. Nagpakita rin ng suporta ang mga education directors ang South Central Luzon Conference at Mindoro Island Mission. Isang kagalakan para sa ating lahat na ang tanggapin ang kasiyahan ng pagbibigay sa ibang mga tao. Sana ang gawain ito ipagpapatuloy ng Binyan at marami pang mga lugar ang makinabang sa gawain ito. Ang lahat ng ito ay para sa pagpuri sa ating Panginoon. It's really a wow to be a part of this Ayos program of Binyan Adventist Elementary School and Binyan SDA High School. Pangatlong taon na nila na ginagampanan ang ganitong programa.
na sa mga pagpapala na kanila pong tinatanggap, ginagawa po silang daluyan ng Panginoon sa mga bagay na ito. Patuloy ng pagpapala ng langit ang ipagkaloob sa kanila upang sa ganun patuloy na managana ang ganitong mga programa, hindi lamang sa Mindoro Islands Mission, kundi sa lahat ng dako na kanila pong matutulungan. Ang ginawang programa ng Binyan Adventist Schools ay umaalingaw-ngaw ng higit pa sa loob ng silid-aralan na nag-iiwan ng magandang impresyon sa parehong mga tumanggap at sa mga komunidad na kasangkot. Ito ay nagsisilbing paalala ng pagbabagong kapangyarihan ng edukasyon at ang malalim na pagkakaiba na maaaring gawin sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagkakaisa. Mula dito sa Occidental Mindoro, ako si Sedi Boy Kawaling, nagbabalitang may pag-asa. Hope Today, MPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, sa DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Rodel Omayana at ito ang Hope Today, NPUC News.